Hi guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang YoPeso. Isa din po itong bagong online lending app na available ngayon sa Google Play Store. So sa mga hindi pa alam kung sino ito or may balak na umutang sa ulan na ito, alamin po natin kung ano ba ang mayroon kay YoPeso. So si YoPeso po, ang kanya pong logo ay nandyan po sa inyong screen. Maganda naman, very attractive yung ano niya, yung app niya. Lalo na yung kulay, kulay pula. Pero ang hindi lang attractive ay yung mga nakasulat sa kanilang description. So wala siyang pinagkaiba sa mga typical na mga ula din na tinatawag nating mga loan shark. So ibig sabihin, isa din po ito si YoPeso sa mga loan shark na ula na ngayon ay naglipa na po sa Google Play Store. At hindi lang po dyan sa Google Play Store, kundi makikita nyo din ang YoPeso sa mga Facebook ads at sa iba pang mga ads ng social media kung saan member kayo. So yung mga hindi pa alam, hindi pa kilala at wala pang kamuang-muang, innocenti pa sa online lending, maaaring isa din kayo sa magiging biktima nitong YoPeso, kasi nakita ko din po ito sa isang Facebook ads at pati din po sa YouTube and then sa Instagram, pati na din sa Messenger na malabas din po si YoPeso. So nagpakalat ng maraming ads ang mga online lending app ngayon dahil marami na po ang hindi nagbabayad dahil nga sa sobrang laki po ng interest na pinatong nila. At bukod pa doon sa interest, mayroon din po silang processing fees na halos kalahati po ng inyong inutang. So basahin natin ang description, babalik tayo dito kay YoPeso. So ito po yung introduction ni YoPeso na pwede daw kayong makapag-loan from 2,000 to 20,000. Wow, ang lupit na, ang laki. Pero ang maaring totoo dito ay siguro 2,000 hanggang 5,000 lang. So bihira na yung mag-grant kayo ng 10,000. So mas lalong hindi na talaga pwede yung 20,000 unless nakailang reload na kayo at good payer kayo. At nasisikmura ninyo ko yung laki ng processing fee at yung laki din ng interest. So kung ako sa inyo, kung nakautang na kayo dito, bayaran nyo kung mayroon kayong pambayad. Pero kung wala po, naku, manda na kayo. So ang loan term na nilagay din nila ay 91 days hanggang 361, which is hindi totoo dahil 7 days lang po. Wala itong pinagkaiba sa ibang mga loan shark na ula. 7 days lang binibigay nilang loan term. Then yung interest naman dito ay 15% per year, hindi rin totoo. Transaction fee 0, service fee 0, hindi rin totoo. Mayroon po silang service fee or transaction fee or processing fees. So ganyan po ang panlilin lang na ginagawa ng mga online lending app. At mamaya, mayroon din kayong matutuklasan na hindi rin ka nais-nais na isa ding uri ng panluloko. So, ito, available po ang YoPeso. Pwede daw umutang ang Filipino citizen at 18 to 55 years old. At kung mayroon kayong government-issued ID, na halimbawa na lang SSS, UMID, TIN, passport, driver's license. Yun, pwede. Pero, yun lang. Madali. Actually, ang loan shark po talaga, hindi kayo papahirapan para ma-approve kayo sa inyong mga loan. Napakabilis talaga nilang mag-approve at basic lang po ang kinakailangan nila para po kayo makapag-apply. Dahil po, mayroon po silang collateral na kinukuha na hindi po physical na, ano, halimbawa na lang lupa, title, or mga kadalasan na mga collateral na kinukuha ng mga banko at ibang financing institution or lending institution. Wala sa kanila yon. Pero
yung kukunin nila mas malala pa doon sa mga land title at kung ano pang mabibigat or mamahaling mga collateral. Dahil ang kinukuha po nila, bukod sa loan shark, number one ha, bukod sa loan shark, yan yung number one natin na basihan sa isang ulat. Pangalawa, yung pag-violate po nila sa data privacy. Kapag nag-apply po kayo, bago po kayo ma-approve, kukunin po nila yung personal information nyo or hihigupin nila yung personal information nyo na available po doon sa cellphone nyo. So, mayroon po silang software niyan na kumukuha ng personal information at kailangan nyo po silang bigyan ng access. At kapag nag-yes po kayo, bago kayo mag-apply ng loan, hinahayaan nyo po silang kukunin yon. At yon ang pinakamabigat dahil kapag hindi kayo nagbabayad or delayed kayo magbayad, yon ang ginagamit nila na pananakot sa inyo. Yan yung ginagamit nila para harasin kayo at yon din ang gagamitin nila para ipapahiya kayo. Unang-una, kapag hindi daw kayo nagbabayad, ipapahiya kayo sa mga contacts ninyo. So, ibig sabihin, kukunin nila lahat ng contact details mo or yung phone book mo, lahat ng mga numbers na nandoon. So, mag-iingat po kayo sa phone book ninyo kung nag-a-apply po kayo or nag-loan po kayo sa mga online lending app. Kailangan po hindi nyo ilagay doon ang mga contact numbers ng mga barangay officials, mga LGUs or yung mga mayor, vice mayor o kung ano pa man yun. And then, yung sa trabaho ninyo, boss ninyo, mga HR ninyo, huwag nyo pong ilagay doon sa cellphone ninyo kasi wala po silang pinipili, wala po silang patawad. Lahat po na available na contacts doon sa inyong contact leads ay makakatanggap ng text at ipapahiya kayo. Hindi lang yun, tatawagan din nila yung iba at gagawin nila, ipapahiya kayo, ang sasabihin nila na ginawa nyo daw silang co-maker or reference. So which is hindi naman totoo, wala ka namang ginawang ganun. So magagalit sa'yo yung mga friends mo, bakit mo ginawa silang co-maker na hindi naman nila alam. So yan po ang dapat ninyo pong iwasan. So mag-ingat po kayo sa pag-apply ng mga ula dahil yan po ang nangyayari talaga. Marami na pong napapahamak dyan. So una, loan shark. Pangalawa, nag-violate po sila sa data privacy. Ang pangatlo po, si yung peso ay i-check natin sa ano, i-check natin sila sa Securities and Exchange Commission kung register ba po sila. So dito sa listahan ng mga lending companies ay wala pong yung peso dito. So check natin dito sa may ano, sa may sa financing. Sa financing sa Yopeso. Wala ding Yopeso. Ibig sabihin, si Yopeso po ay hindi po registered sa Securities and Exchange Commission. So, wala po siya. So, hindi naman ibig sabihin na registered ka sa SEC ay ginagawa na nila yung legal na paraan ng pagpapautang. Karamihan po sa mga online lending app ay registered po. Pero, nag-violate pa rin sila sa data privacy and then loan shark pa rin sila. So wala pong kinalaman dyan. Kung ako sa inyo, hindi po ibibase natin yung pagiging SEC registered na pwede na natin silang utangan dahil secured po yun. Dahil sa data privacy pa lang, wala na, nag-violate na sila. And then doon kayo talaga mapapahamak sa ano, sa pagiging loan shark nila. Ang laki po ng binabawas, ang laki po ng interest din po nila. So, si Yopeso po ay sa number one, isang loan shark. Number two, nag-violate ng data privacy. Number three, hindi din po siya SEC registered. Kaya, minumungkahi po namin na huwag nyo pong subukan or kung nakapasok na kayo, naka-first loan na kayo, please bayaran nyo na kung meron kayong pambayad. Pero kung wala, maghanda na kayo, ihanda nyo na yung sarili ninyo. At ang gawin nyo po, mag-text blast na kayo sa mga contacts ninyo dahil
madadamay talaga sila kapag kayo po ay ini-ignore niyo po yung mga tawag nila, mga text nila, dahil po hindi niyo kayang bayaran yung utang niyo dahil po sa laki ng binabawas at sa laki din ng interest, tapos wala pa yung malinaw na source of income. So again, mag-ingat po, mag-ingat sa pag-loan kay Yopeso. So sa mga mayroong karanasan kay Yopeso, paki-comment niyo po sa ating comment section yung mga karanasan niyo, maganda man yan o hindi, para po malalaman ng mga followers natin at mga viewers natin na itong si Yopeso po ay ganito. But bago ako magtapos, tingnan po natin yung pinagmamalaki nilang ratings and reviews mula po sa 938 na katao nagbigay ng ratings at reviews sa kanila, na ngayon po ay nakakuha po sila ng 4.3%. So mapapansin niyo po, ang lahat po na nag-comment dito or nagbigay ng reviews ay hindi po mga Pilipino. Mayroon bang Pilipino na ang pangalan ay Andre Joyce Kimo, Mobley, Roston, Borelie Frederick, the title Sarapian, at marami pang iba dito sa baba. At ang nakakapagtataka ay 5 star po ang binigay nila lahat. Imagine niyo guys, 5 star po ang binigay nila. At yung mga pangalan na nandito ay hindi po Pilipino. Taga ibang bansa po ito. Matatandaan ko yung ginawa ko dati, dahil nag-o-online job din po ako. Mayroong mga website na nagsusupport po sila na kapag ikaw po ay member nila, mayroon pong mga task doon or mga online job or task, mga trabaho na halimbawa, isa doon ay yung magbigay ka ng review sa isang app. At may equivalent po yun, equivalent na amount. Siguro mga 5 cents in dollar sign. Or $1 per review. So, yan yung ginawa ng yung website na yon. At isa din ako sa mga members noon. At actually, legal yung website na yon. Ang hindi lang legal doon, yung mga ganito, na sumali sila doon para magbigay naman sila ng task, tapos babayaran nila yung mga nagbigay ng reviews. Then yung nagbigay naman nakikita din. So ganun yung ganun yung kalakaran. So na remember ko na ito yung isa ito sa mga ginagawa namin dati nung nag-online pa ako. So ito yun kung bakit ang mga pangalan po sa nagbigay ng review, and then 5 star pa. So ngayon lang ako nakakita na loan shark, not sick registered, at violator ng DPA ay nakakuha ng mga tigfa 5 star na ratings sa mga nagbigay ng ratings. Kaso lang, kung basahin niyo po talaga ito, buong reviews nila ay hindi po mga Pilipino ang nagbigay. So dapat mag-ingat po kayo. Isa po itong uring panluloko at niluloko po kayo ng Yopeso. So again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please i-subscribe niyo po, at huwag niyo pong kalimutan i-hit ang aming notification bell para palagi po kayong updated sa aming mga bagong uploads. And then kung may live din kami, pwede kayong sumama sa amin at samahan niyo kami. Makilala niyo po ang mga nagiging biktima po ng mga iba't ibang online lending app. Pwede niyo po silang tanungin kung paano sila naka-move on o paano nila nalabanan yung mga nanghaharas na mga lending collectors. At pwede din po ninyo akong tanungin. So marami kaming sasagot sa mga tanungan niyo, at kami po ay magbibigay ng lakas ng loob ninyo para po maka-move on kayo sa problema niyo po sa online lending. So again, huwag niyo pong utangan si Yopeso. Hindi po namin rekomendado si Yopeso, dahil po isa din po ito sa mga violator ng DPA, loan shark, at higit sa lahat, hindi po siya din registered sa SEC. Shoutout pala sa aking mga members sa Usapang Loan at Online Lending. More blessings po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. And then sa lahat ng mga nagsusuporta sa aking live, maraming salamat din po sa inyo.
sa walang sawang pagsusuporta. Again, higit sa lahat, thank you sa aking lahat ng mga subscribers at mga viewers na hindi nag-subscribe. Baka naman yung mga viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe, please naman isubscribe nyo po ang Usapang Loan para palagi kayong updated. And then, ang aking live po pala ay Monday to Thursday and Saturday. Wala po akong live sa Friday at saka Sunday. Alas 6 po ng gabi, samahan nyo po ako. Again, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!